us one, lifting up our voices to the King of Kings. We pray, Abba, Father, worthy is your name. Lifting up our voices to the King of Kings. We sing
Everybody falls sometimes. Gotta find the strength to rise from the ashes and make a new beginning. Anyone can feel the ache. You think it's more than you can take, but you're stronger, stronger than you know. Don't you give up now. The sun will soon be shining. You gotta face the clouds to find the silver lining. I've seen dreams that move the mountains. Hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen. Silent prayers get answered. Broken hearts become brand new. That's what faith can do. It doesn't matter what you've heard. Impossible is not a word. It's just a reason for someone not to try. Everybody's scared to death when they decide to take that step out on the water, but it'll be alright. Life is so much more than what your eyes are seeing. You will find your way if you keep believing. I've seen dreams that move the mountains. Hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen. Silent prayers get answered. Broken hearts become brand new. That's what faith can do. Overcome the odds, you don't have the chance. That's what faith can do. When the world says you can, people tell you that you can. I've seen dreams that move the mountains. Hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen. Silent prayers get answered. Broken hearts become brand new. That's what faith can do. That's what faith can do. If you fall sometimes, you will have the strength to rise. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came
merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly lost the way. Hearts always hunger for.
Passcode every 10:30 a.m. See you then! Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? Thank you.
Good morning po. Kumusta na po kayong lahat, mga kapatid? Magpasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat at pagpapala niya sa ating mga buhay. Sa araw na ito, atin pong ialay ang ating sarili sa ating Diyos. Tayo po ay sama-sama na sumamba at magbigay ng kalulhatian sa Kanya lamang. So, bago po tayo manalangin, ay atin mong basahin ang aklat ng Epeso chapter 1, beginning verse 3 hanggang 5. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pag-isa kay Kristo. At sa atin niyang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging anak niya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, yan ang kanyang layunin at kalooban. Napakaganda ng salita po ng Diyos na ating nabasa na nagsasabi tayo magpasalamat sa ating Amang nasa langit at sa Panginoon Jesucristo sapagkat pinagkalooban niya tayo ng pagpapalang espiritual. Noong pamanguna, ay hinirang na tayo ng Diyos upang italaga sa Kanya at tayo po'y maglingkod sa Kanyang buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Kaya nga, marapat lang mga kapatid na tayo po'y mag-alay ng wagas na papuri at pagsamba sa Kanya lamang. So sa araw na ito, tayo po'y sama-samang sumamba sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Panginoon sa Kristo at sa gabay at patnubay ng iyong Santong Espiritu, kami po'y taus-puso nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong araw at pagkakataon na ito'y masamba namin. Itinatas namin sa iyo ang aming pananambahan sa araw nito. Nawa nga ang maluwalhatian namin, nabigyan ka namin ng kaluwalhatian, nabigyan ka namin ng karangalan o Diyos. Lord, sa aming paglapit, inisin mo ang aming puso at isipan at hayaan mo na kami maging karapat-dapat sa iyong harapan. Pagpalain mo rin ang iyong mga salita na mahayag sa aming kalagitnaan, nadadalhin na aming pastor na si Pastor Alfred, patuloy mo siya pakapuspusin sa Santong Espiritu at ipagalubo sa kanya ang karunungan upang maunawaan namin at maisabuhay ang iyong mga salita na aming maririnig sa araw na ito. Pagpalain mo rin kaming lahat na sumusubaybay sa gawain ito o Diyos at hayaan mo na ang iyong presensya, ang iyong Espiritu ay aming pumaranasan sa aming kalagitnaan. Amang banal, maraming pong salamat sa iyo. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. God our strength. Shout aloud to the God of Jacob. Amen? At yan ang gagawin natin ngayong araw na ito. Dito sa church at sa inyong mga tahanan. Amen? Let us praise Him. Come on, clap your hands to the Lord. Thank you.
You are Lord, all my strength.
Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, worship team, for that beautiful songs. In the book of Deuteronomy, God said to Moses and the whole Israel and the Gentiles living with them these words. In Deuteronomy chapter 11, verse 8 to 9 says, "Observe therefore all the commands I am giving you today so that you may have the strength to go in and take over the land that you are crossing the Jordan to possess, and so that you may live long in the land that the Lord swore to your forefathers to give them and their descendants, a land flowing with milk and honey." Ayon po sa Deuteronomy, Kabanata 11, talatang 8 hanggang 9, ito pong sinabi ng Diyos kay Moises upang sabihin sa mga Israelita at sa mga taong kasama nila, "Kahit sundin ninyo ang lahat ng utos niya na ipinaalala ko sa inyo ngayon upang magkaroon kayo ng lakas na sakupin at ariin ang lupaing papasukin ninyo. Dahil dito mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno at sa kanilang magiging lahi, ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay." Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng Linggo sa lahat. Isang kagalakan na naman sa aking puso na ako ay makikipagniig sa inyong muli sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng online worship service na ito. Ito po ang ikatlong linggo sa unang buwan ng bagong taon ng 2022. Sa pagsisimula po ng taon, marami sa atin at lahat nga po tayo ay mayroong mataas na espiritu at puno ng pag-asa na gaganda ang buhay natin sa bagong taon, no? Subalit marami sa atin ang pinanghinaan agad ng loob. Sa pagsisimula pa lang ng taon, marami sa mga tao sa buong daigdig ang nagkasakit dahil sa bagong COVID variant na tinatawag na Omicron. At maging ang aking pamilya, ang aking asawa, ang dalawa kong anak at ang aming kasambahay ay tinamaan din ng virus na ito halos sa pagsisimula pa lang ng taon. At tunay nga po na walang exempted sa Omicron na ito. Alam niyo ba na ang Omicron ay isang Greek god? Makinig kayong mabuti, mga kapatid. At maganda po itong ating pag-aaralan ngayong araw na ito. According to the Greek mythology, Omicron was a Greek god who was unhappy when people live in peace, working harmoniously together to maximize their collective well-being and happiness. Sa mga nanonood at nakikinig, marahil ay nasasabi natin ang Omicron o ang variant na ito ay nasa hangin na. At alam niyo ba na ayon po sa Greek mythology, ito pong si Omicron ay isang Greek god. Ito po ay Diyos-Diyosa ng mga Griego. At ito pong Omicron na ito, ito pong Greek god na to ay hindi daw po masaya pag ang mga tao ay namumuhay sa kapayapaan at magkakaisang nagtatrabaho para sa kanilang kabutihan. Ito po yung ibig sabihin ng Omicron, isang Greek god, isang Diyos-Diyosa ng mga Griego. Hindi daw po ito masaya pag nakikita ang mga taong masaya. Hindi ito masaya pag ang mga tao ay nagkakaisa at nagtatrabaho ng masaya at pinagpapala. Ganito po ang ugali ng Omicron. Ito po yung Greek god, mga kapatid. Omi, as the other gods called him, loved nothing more than finding ways to divide people against each other, resurrecting age-old grievances and wounds in the hopes of triggering people to pick up their weapons and resume their ancestors' quarrels against each other. It means that there was an ancestral grievances that this Greek god wants to resume. Dapat po maging sensitibo tayo kung bakit po ba Omicron ang pangalan ng variant na ito. Hindi po ito nagkataon lang. Ito po ay sinadya upang expose ng Diyos kung sino o ano bang uri ng variant o ng COVID itong si Omicron. Marahil sasabihin natin, "Pastor, yan po yung sinasabi po ng mga scientist." Pero tandaan po natin, ang lahat po ng nangyayari sa ibabaw ng daigdig na ito ay meron pong consent ang Diyos. Alam po ng Diyos kung ano ang nangyayari at mangyayari pa sa lahat ng kanyang nilalang dito po sa ibabaw ng daigdig na ito. Ang mga ancestral grievances o ang mga pag-aaway, pagsasamaan ng loob ng mga lahi, ang ng magkakamag-anak, ay nagsimula po ito nang patayin po ni Cain si Abel.
Dito po nagsimula ang away po ng lahi. Tandaan po natin iyan. Si Joseph nga po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid upang maging alipin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga po sa panahon natin ngayon, tandaan po natin na meron pong tinatawag na ancestral grievances o mga pag-aaway-away ng lahi ng mga magkakapatid. Hallelujah. At tandaan po natin dahil po ang mga magkakapatid ay nag-aaway, nagsasamaan ng loob, naaapektuhan din po pati ang kanilang kabuhayan. Kaya nga po sa araw nito pag-uusapan natin ang ancestral blessings, kasama rin po ang ancestral quarrels or grievances. But I have a good news for each of every one of us. Jesus is still in the throne. He is still the healer. Hallelujah. Siya pa rin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At tandaan natin na si Jesus ang pwedeng magpagaling ng maging samaan ng loob ng magpapamilya o ng magkakamag-anak. The Lord sent the spirit of Elijah to reunite the hearts of the fathers to their children. Ito po ang nakasulat sa kasulatan sa mga huling araw. Ipapadala po ng Diyos ang espiritu ni Elijah upang pagkasunduin ang mga ama sa kanilang mga anak. Kaya pala tinawag na Omicron ang variant na ito. At tunay ngang may sumpa ang lupa na ating tinitirikan kung kaya't may kaguluhan ang pamilya, ang magkakamag-anak, at dahil dito mayroon pong kahirapan na nararanasan ang maraming tao sa daigdig na ito. Noong ang Israel ay nasa Ehipto pa, tinawag ng Diyos si Moses upang alisin at palayain ang kanyang bayan sa pagkakaalipin upang itira, upang dalhin sa isang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham, isang lupang puno ng pagpapala. God promised that He will make the promised land a safe place for the Jewish people. In Joshua chapter 3 verse 10 says, "This is how you will know that the living God is among you, and that He will certainly drive out before you the Canaanites, the Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, and Jebusites." Sa araw na ito, aking tatalakay ng isang pagpapala na kailangang makamtan ng bawat tao habang tayo po ay naninirahan sa daigdig na ito. Tandaan po natin na ipinapahayag na ng Diyos sa atin kung anong espiritu nga po mayroon ang kumakalat sa ating daigdig. Tunay nga ang mga huling araw ay puno ng kapahayagan ng Diyos. Amen. Katulad po ng sinasabi natin ng maraming mga ngaral ngayon na ang mga huling araw ay katuparan ng mga hula. At alam ba ninyo na nasa ilalim ng isang sumpa ang lupaing ating tinitirhan at kailangang maalis ang sumpang iyan upang umigi ang ating buhay? Mahalagang malaman po natin na kung anong uri ng tahanan at lupain ang ating pinaninirahan. Ito ba ay ligtas na lugar para sa ating pamilya? May kagalakan ba at pagpapala sa tahanang iyong itinitirhan? Ang lupain mo ba o ang bansa mo bang tinitirhan ay puno ng pagpapala o puno ng sumpa at alitan? When God called Moses to deliver Israel from the hands of the Egyptians, God assured Israel that the promised land is safe and a blessed land, a land flowing with milk and honey, a land of mountains and valleys that drink rain from heaven, and the eyes of the Lord is on it from the beginning of the year to its end. Ganito po isinalarawan ng Diyos kay Moses ang lupaing kanyang ipinangako sa mga Hudyo. Tandaan po natin mga kapatid, pag ang Diyos ang nangako sa atin, tutuparin niya ang kanyang pangako. Subalit, sabi ko nga po, lagi pong may kondisyon ang lahat ng pagpapala ng Diyos sa atin. Hallelujah. Maging ang kaligtasan po ay may kondisyon. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, hindi ka maliligtas. That is the condition. Noong isang araw nga po, nag-usap-usap kami ng mga construction workers ko tungkol sa buhay na walang hanggan, tungkol sa born again. Tandaan po natin na, sabi ko nga po, maliban na ang tao ay panganak na muli, sa sabi ng Biblia, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kaya nga po tandaan natin, sa lahat ng pagpapala ng Diyos, ito po ay may katapat na kondisyon. Marami sa atin ang hindi pinahahalagahan ng lugar na kanyang tinitirhan. Madalas nga po ay sinusumpa pa natin ang lugar na hindi natin namamalayan. Marami rin sa atin ang sinusumpa maging ang kanyang tahanan. Yung iba nga po dinideclare pa na impyerno ang tahanan nila. May nagsasabi pa nga na malas ang bahay na ito.
Yung iba naman po, ang tawag sa lugar nila ay tapunan ng mga patay. Meron nga po tayong vice presidente at alam natin po ito na ipinagkakalat ang kasiraan ng ating bansa sa ibang bansa. Naturingan pa ngang siya'y ina ng bayan, siya pa ang nagkakalat ng kasiraan ng kanyang sariling bayan. Makapamulitika lamang. Mga kapatid, no? Nakakalungkot. Mga hindi nag-iisip ang mga politician ng Pilipinas, no? Masiraan lang ang bawat isa at maitaas ang sarili, no? Na pumupunta pa sa ibang bansa upang maipangalandakan lang ang kasiraan ng kanyang sariling bayan. Kasabihin mo, Pastor, dapat po hindi natin binabanggit po yung mga taong yun. Dapat po silang banggitin. Sinasabi nga po ng Panginoon, ng Diyos, ng Biblia, pangalanan mo ang mga taong ito. At aking pinapangalanan din po ang mga politiko sa Pilipinas na makapamulitika lang, hindi baling siraan ang sarili niyang bayan. Kaya nga hindi ako ngayon nagtataka kung bakit inireveal ng Diyos sa atin ang pangalan ng masamang espiritu na kumakalat ngayon sa buong mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas. Ito po ang espiritu ng Omicron, isang divisive spirit that want to resurrect age-old grievances and wounds in the hopes of triggering people to pick up their weapons and resume their ancestors' quarrel against each other. Ito po yung Omicron. Ito po si Omicron, isang Greek god na ang layunin po ay pag-away-awayin at pagwatak-watakin at upang magpatayan ang lahi. Hindi ba kayo nagtataka maging sa eleksyon natin? Ang isang age-old grievance ang isinisigaw ng mga tao, lalong-lalo na ang oposisyon. Maging ang mga pinuno ng simbahan ay nagiging instrumento ng kaguluhan dito sa bansa natin habang hinuhukay ang isang 35 taong galit laban sa isang pamilya na naaapektuhan po ang ating bayan upang magkagulo. Di ba kayo nagtataka, mga kapatid? Pagkatapos mo ng 35 taon ng kahirapan ng bansa natin, eto na naman po ang mga taong may espiritu ng Omicron at kinakalkalan naman po ang isang matandang samaan ng loob upang ipakita muli sa mga tao na itong pamilyang ito ay magnanakaw, mamamatay tao at nagpahirap sa bansa natin. Hindi pa po ba tayo naka-move on, no? At ako po ay naniniwala na sa araw na ito, binubuksan ng Diyos ang ating isipan upang malaman natin na ang espiritu ni Omicron ay nasa ating bansa. Active na active talaga at dapat natin siyang palayasin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po ay nasa hangin na ang Omicron. Think of it. Hallelujah. Lalong-lalo na po, sabi nga, the Omicron is in the air. The spirit of Omicron is in the air. Makinig kayong mabuti sa mga mayroong tenga. Makinig kayo. Pakinggan po ninyo ito pong sinasabi sa atin ng Lord. Hindi po nagkataon na Omicron po ang pangalan ng variant na ito ng COVID-19. Isang kaaway na hindi natin nakikita. At ang kanyang layunin, ang espiritu ng Omicron na ito, isang Greek god, ay pag-away-awayin ang mga lahi, ang bawat pamilya. Magpatayan sila. Sabi nga po, gusto niyang ibalik muli ang mga sandata upang mag-away ang pamilya. Isang matinding kapahayagan ito ngayon, umaga, hindi po ba? Kaya nga sa araw na ito, atin pong pag-uusapan kung ano ba ang dapat nating gawin, ano ba ang solusyon upang ang espiritu ng Omicron na ito ay mawala sa ating bansa, upang ang ating bayang tinitirhan, lalo na ang Pilipinas, ay pagpalain ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami muli sa pagkakataong ito. Nako po ay binalik mo uli sa ere upang ipangaral ang iyong banal na salita. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, linisin sa lahat ng aming mali. Pabayaan mo, O Lord, na lumapit kami sa inyo ng mayroong malinis na kamay sa pamamagitan ng pagpapatawad mo sa amin at sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo na iyong bugtong na anak na namatay para sa aming mga kasalanan. Ama, sa araw na ito, puspusin mo kami ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang paksang pag-uusapan namin para sa ikabubuti ng lahat ng tao, lalong-lalo na ang mga nanonood at nakikinig sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan din na dakila sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. In 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10 says, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain.
Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." And God granted his request. Ayon po sa unang mga kronika, kabanata 4, talatang 9 hanggang 10, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, "Masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya." Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, "Pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin." At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy sa aking pangangaral, tayo po muna ay makinig ng isang natatanging bilang.
Thank you, worship team, sa pamumuno ni Sister Chinky Panganiban. Purihin ang Panginoon at pagpalain kayo nawa ng ating Diyos. The title of my message today, my 195th online preaching, The Ancestral Blessings. Sa nakatapos na taon ng 2021, marami sa mga pamilya ang nawalan ng trabaho. May nagkasakit dahil sa virus. Yung iba naman ay namatay at tunay na hindi alam ang susunod pang mangyayari dahil ang ating kaaway ay hindi nakikita. At lalong tumindi ang kahirapan ng mga Pilipino. Masyado pong naapektuhan ang ating bayan dahil po sa COVID-19 na ito na hanggang ngayon po ay nananalasa at meron nga po tayong bagong variant na ang pangalan ay Omicron. Alam niyo ba mga kapatid na ang Pilipinas ay meron pong 3,106 na pong US dollar GDP o gross domestic product per capita? Ibig sabihin po, ang bawat isang Pilipino ay mayroong 161,128.4 pesos bawat isa sa bawat taon. Ibig sabihin, tayo po ay mayroong 13,427.36 per person per month. Ito po ang halaga ng isang Pilipino. 13,000 lang po on average ang isang Pilipino. Babawasin pa dyan ang utang ng Pilipinas. GDP measures the economic size of a country by calculating the monetary value of all the finished goods and services created within that country for a given period, most often annually or quarterly. Ganito po sinusukat ang halaga ng isang bansa o ang kalagayan ng isang bansa pag pinag-usapan po ang ekonomiya. Napakababa po ng ating GDP. Nakita po natin kung gaano po kahirap ang ating bayan, no? Ang US naman po ay mayroong 69,375 US dollar GDP per capita. At ang Israel naman po ay mayroong 44,966 US dollar per capita. Alam niyo ba na ang bansa natin ay hindi nga po kinukonsider na developing country? Tayo po ay nakalinya sa mahirap na bansa. Bakit kaya? Kasi nga po marami pa rin sa atin ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang pamilya ay hindi nagkakasundo, ang mga magulang natin ay magkakahiwalay. At tunay nga po na marami sa atin ang isinusumpa pa ang ating bayan. Isa sa mga dahilan ng kahirapan ng bansa ay ang pagkakabahabahagi ng pamilya. Mayroong actually ancestral conflict ang pamilya natin. Hindi lang sa Pilipinas ito nangyayari, kundi sa buong mundo. Sa Amerika nga po, pagsapit ng 18 taon ng isang bata, malaya na siyang umalis sa kanilang bahay at kung ano man ang gusto niyang gawin, gawin niya. Dito po nagsisimula po ang kaguluhan ng pamilya. Pag ang mga magulang ay hindi nagkakasundo. At maraming mga bansa ang hindi na pinapahalagahan ng relasyon ng pamilya. Kaya nga ang pakikiapid at pangangalo niya ay parte na ng buhay ng maraming tao sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Kaya nga hindi nakakapagtaka na mayroon pong kaguluhan ng pamilya sapagkat marami pong broken families ang mayroon sa ating panahon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong sanlibutan. Kaya nga hindi po ako nagtataka na mayroong espiritu ng Omicron ang maraming pamilyang Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong bansa, kahit wala pa ang pandemyang ito. Sa loob ng 2 linggo, ang aking asawa, 2 anak at 1 kasambahay ay nagkasakit ng COVID Omicron variant. At natigil nga po ang pagre-record ko ng preaching. Kaya nga, ang 4 na preaching ko po ay puro replay. Subalit ngayong araw na ito ay nag-resume na ako sa preaching ko. And God revealed to us today the spirit of Omicron. Huwag po nating bawaliwalain itong variant na ito. Amen. Hallelujah. Tandaan po ninyo mga kapatid, binigyan tayo ng talino ng Diyos upang malaman natin ang mga bagay na dapat nating malaman upang tayo po ay mag-ingat sa ating pamumuhay. Nang ma-realize ni Jabez na napakahirap ng kanilang buhay, pati ang kanyang ama ay wala po sa talaan ng aklat ng kronika. Hindi po nakasulat ang kanyang lahi, marahil dahil sa kanyang kahirapan. In 1 Chronicles chapter 4 verse 9, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, "I gave birth to him in pain." Jabez's life is a miserable one, but God rewrote his life story when he came and called upon the name of the Lord.
Sa mga hindi nakakakilala kay Jabez, si Jabez po is a man of sorrow, living miserably. His mother named him Jabez because of the pain he suffered while Jabez was on her womb. Ganito po ang pangalan ni Jabez. Dahil nung nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina, ay puno ng kahirapan at kapaitan ang naranasan ng kanyang ina habang siya po ay nasa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. At dito nga po sa banal na kasulatan ay hindi po ipinasulat ang alaala ng pamilya ni Jabez na mula sa lahi ng Juda, lahi po sa angkan ni Haring David. Parang ang mga Pilipino, pag ikaw ay mahirap, parang hindi ka nakalista sa linya, no? Sa lahi ng iyong mga ninuno. Ganito po ang nangyayari sa Pilipinas, pag ikaw ay mahirap, parang hindi ka kasama sa linya ng lahi ng iyong lahi. Katulad po ni Jabez, ang tatay niya po ay hindi isinulat, hindi po tinala ang pangalan ng pamilya ni Jabez dito po sa banal na kasulatan. Subalit, ang nakakatuwa lang po na banggit ang pangalan ni Jabez sapagkat he is more honorable than his brothers according to the Bible. Jabez is a man with a pitiful past and no hope for the future. He is a man who struggles to find the meaning and significance of his life. He is a man who is desperate to be accepted by his fellow people. Hallelujah. Madalas nating naririnig sa mga tao ang ganito, "Hay nako, puro kamalasan na lamang ang aking buhay." Madalas po sinasabi pa ng marami sa atin, "Wala nang pag-asa ang buhay na ito. Makalayas na nga sa impyernong bahay na to." Hindi natin alam na marami sa atin na tayo mismo ang dahilan kung bakit tayo minamalas. Sa buhay po ni Jabez, siya po ay lumapit sa Panginoon. Humingi siya ng tulong, humingi siya ng habag sa Diyos upang ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan ay mawala, mapawi at siya po ay pagpalain ng Diyos. Marami pa sa atin ang sinusumpa ang ating bansa at ang nakaupong mga pinuno, lalo na ang ating Pangulo. Marami nga po sa atin sa mga nakaraang araw, sa panahon ng COVID na ito, ay ipinapanalangin pa ng iba na magkasakit ang Pangulo natin. Ha, anong klaseng lahi ba tayo, mga kapatid? No? Rugal ay ipanalangin natin ang Pangulong nakaupo. Marami pa sa atin ang sinusumpa, no? Nilalait ang Pangulo. Sasabihin mo, yung Pangulo kasi natin na nagmumura. Tandaan po natin kung ganyan ba ang ugali mo, hindi ka kaya murahin ng iyong ama. Hallelujah. Marami po sa atin, gusto po nating igalang ang sarili natin, pero hindi naman tayo marunong gumalang sa iba. Yung iba pa nga, pinagkakailan na siya ay Pilipino sa ibang bansa. Ang ilang mga senador natin, kinakaladkad pa ang kasiraan ng ating bansa sa ibang bansa. Maging ang ating vice-presidente ay kinakaladkad ang kahihiyan ng ating bansa sa ibang bansa. Tumatayo pa dun sa mga pulpito dun sa ibang bansa para siraan lang at ilagay sa kahihiyan ang ating lahi. Hallelujah. Tandaan po ninyo, ako po ay isang preacher. Ini-expose ko po ang mali, ang kasalanan na dapat nating pagsisihan. Hindi po tama na siraan po natin ang bansa, lalo na po sa ibang bansa. Hallelujah. Kaya nga po nakakalungkot lang nung panahon po ng hindi pa po ang Pangulong Duterte ang presidente. Pag pumunta ka sa ibang bansa, pag Pilipino ka, masyado kang ini-interrogate. Diyan nga po sa Hong Kong, makikita ninyo, meron pong isang linya ng OFW, Overseas Filipino Workers. Isang kalagayan na hindi po special. Kung hindi dito po ay iniimbestigahan, sinisino kung sino ang papasok sa kanilang bansa, lalong-lalo na po ang mga Pilipino. Ganyan po ang kalagayan ng Pilipino. At kailangan nga pong tayo ay tumayo, manindigan, ipanalangin sa Diyos ang ating bansa upang tayo ay pagpalain. Marami po sa ating mga politiko, makapamulitika lang. Kahit siraan pa ang sariling bayan, gagawin nila. At marami sa atin din, kasama ang ilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, ay sumasang-ayon sa mga pinunong ito. At dahil nga po sa kahirapan ng buhay isang araw, si Jabez ay lumapit sa Diyos, nagpatira pa sa Diyos, nanalangin at humingi ng awa upang siya ay pagpalain kasama ang kanyang lahi. Jabez seek the help of the Lord. Ito po yung kailangan natin, tayo po'y lumapit sa Diyos, humingi ng awa, humingi ng tulong upang pagpalain ang ating lahi, ang lahing Pilipino.
And because of the hopelessness, Jabez cried out to the Lord. He wanted to live in free and abundant life. In 1 Chronicles chapter 4 verse 10, Jabez cried out to the Lord of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Jabez did not just pray to the Lord. He cried out unto the Lord. From his inmost being, he cried to the Lord. Cried as if there is no tomorrow. He pleaded the Lord to bless him. Nung si Jabez po ay nanalangin sa Panginoon, siya po ay nagpatira pa sa Diyos. Siya po ay nanalangin na parang wala nang bukas. Ito na yung last prayer meeting niya sa Diyos. Hallelujah. At siya po ay lumapit sa Panginoon. Siya po ay umiyak sa Diyos ng Israel. Jabez acknowledged the God of his father Israel. He knew him whom he called. Alam ni Jabez kung sino ang kanyang lalapitan. Alam ni Jabez kung kanino siya mananalangin. Kilala niya kung sino ang kanyang tatawagan. Tandaan po natin na napakahalaga po sa ating kalagayan ngayon, lalo na sa panahon ng kahirapan, kung sino ang iyong lalapitan. Amen. Marami po sa atin, hindi natin alam kung sino ang lalapitan natin. Pag nahihirapan, ang nilalapitan, Bombay. Hindi po ang Diyos. Pag nahihirapan, ang lalapitan po ang taong mayroong kayamanan. Tandaan natin, pag may kahirapan, ang Diyos ang lapitan. Pag may karamdaman, ang Diyos ang manggagamot natin. Siya ang ating lapitan. Hallelujah. Siya ang pag-asa natin. Tandaan po natin sa mga nanonood at nakikinig, wala nang iba tayong maaasahan dito sa buhay natin kundi ang Diyos ng langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Praise God. At si Jabez, alam niya kung sino ang kanyang lalapitan. Finally, he present himself to the Lord and cry out unto the Lord to bless him, the God of Israel. Katulad ng maraming Pilipino na may magulong altar sa pananampalataya, kung ano-anong ribulto o imahin ang nasa altar at kung sino-sinong santo ang kinakausap, magulo ang linya ng pananampalataya ng maraming Pilipino. Kaya nga kadalasan, wrong number. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, mga nanonood na nakikinig, tandaan po natin, pag magulo ang altar ng inyong tahanan, napakarami ninyong mga ribulto at mga imahin, magulo po ang pananampalataya ninyo. Subalit, kung ang Diyos ng langit at lupa sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa patnubay ng banal na Espiritu Santo ang inyong tatawagan, tandaan ninyo ang altar ninyo sa inyong tahanan, maging sa iglesia, ay pagpapalain ng Diyos. Marami po sa ating mga Pilipino ang tumatawag sa maling Diyos. Subalit si Jabez, alam niya kung sino ang kanyang tatawagan. Amen. Hallelujah. Kaya nga po sa Jeremiah chapter 33:3, ang sabi ng Lord, "Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things you do not understand. Call upon the name of the Lord. Call on Him. For He is worthy to be praised. For He is worthy to be called." Siya po ang karapat dapat nating tawagan at hingan ng tulong. Hindi po kay Pastor Alfred. Pag may sakit kayo, huwag kayong lapit sa akin. Lumapit kayo sa Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pag meron kang pangangailangan pinansyal, lumapit ka sa Diyos. Huwag sa tao. Huwag sa Bombay. Amen. Hallelujah. Ayon po sa unang mga kronika, kabanata 4, talatang 10, ito po ang sinasabi, ngunit nalangin si Jabez sa Diyos ng Israel. Ito ang laman ng kanyang mga panalangin. Una, pagpalain po ninyo ako. Ito po ang sabi ni Jabez. Pangalawa, palawakin ninyo ang aking lupain. Enlarge my territory. Pangatlo, samahan po ninyo ako. Emmanuel, God with us. Ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob nga ng Diyos ang kanyang kahilingan. The prayer of Jabez contained the following. Number one, bless me, enlarge my territory, let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. At ang mga panalangin ito ay pinagkaloob ng Diyos kay Jabez. Jabez prayed for himself that blessing will flow forth in his life. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng blessing sa Hebrew? Barak.
It is translated literally to kneel or to praise. Pag sinabi mong barak, it means you need to kneel. Kneel before the Lord. Praise Him. Because when you praise the Lord, when you kneel before the Lord, blessing will flow forth to you. It means a state of happiness. Pag sinabi po ninyong blessing, blessing is a state of happiness. Amen. Are you blessed? Pag ikaw ay blessed, you are in a state of happiness. Dapat bago iba, ikaw muna ang pagpalain ng Diyos. Si Jabez po ay nanalangin, sabi niya sa Diyos na, please bless me. Paano kang makakatulong sa iba kung ikaw mismo ay nalulunod? Kung ikaw mismo ay naghihirap, paano mo tutulungan ang mga mahirap? Kailangan po meron pong overflowing blessing ang bawat isang anak ng Diyos. Amen. Don't just ask for a blessing. Ask for more blessings. Amen. Ask for more barak. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Sabi ko nga po, paano ka nga makapagpapala sa iba kung ikaw mismo ay lugami? Kung ikaw mismo ay nakasayad ang mukha mo sa lupa sa kahirapan? Marami sa atin ang nabubuhay sa kadiliman at kasalanan at kahirapan. Paano natin matutulungan ang ibang tao kung dito tayo nakatira, nasa sadlak ang buhay natin sa kadiliman, sa kasalanan at kahirapan? Kailangan nating makalaya sa dilim ng buhay na ito upang makagalaw ng tama sa buhay na ating tinatamasa sa daigdig na ito. Si Jabez po ay nanalangin sa Diyos na pagpalain siya ng Diyos ng Israel. Kaya nga po, dapat ganun din po tayo ngayong araw na ito. Lumapit tayo sa Diyos ng Israel, ang Diyos Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Tandaan niyo mga kapatid na mayroon pong pag-asa ang buhay natin pag sa Diyos tayo lumapit. Amen. Hallelujah. At ang pangalawa pong panalangin ni Jabez ay to enlarge his territory. Ang sabi po ng Bible, enlarge my territory. When Jabez prayed to the Lord, he is living in a territory or a miserable place. He had an ancestral poverty. May Diyos nga siya pero miserable naman ang buhay niya katulad ng kanyang pangalan. Katulad ng madalas kong sinasabi sa inyo at ayon ito sa banal na kasulatan na lagi nating ipanalangin ang ating bansa, ang lugar na ating tinitirhan. Ayon po sa Jeremiah chapter 29 verse 7, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it because if it prospers, you too will prosper. Ayon po sa Jeremiah 29 verse 7 sa Tagalog, ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Hallelujah! Kayo pong mga nanonood at nakikinig, ipag-pray niyo po ang ating bansa upang umunlad po ang ating bansa. Ipag-pray po ninyo yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo upang kayo rin po ay umasenso at umunlad kung ang pinagtatrabahuhan niyong trabaho o kumpanya ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Ganun din po sa ating bansa, ang Pilipinas. Pag ang Pilipinas po ay umunlad, uunlad din tayo. Hallelujah. Nakita niyo po doon po sa panahon ng administrasyon ni Presidente Duterte, nakita niyo kung gaano kaganda ang mga nangyaring development sa bansa natin. Marami po kasi sa atin nakatingin doon sa mga maling ginawa ni Duterte, ang kanyang pagmumura, ang kanyang mga panunungayaw, ang mga pagmumura niya sa mga pari. Yun po kasi tinitingnan natin eh. Totoong mali po yun. Pero tingnan po natin kung ano ang ginawa ng tao sa ating bansa. At talaga pong meron tayong papel to pray for the leaders of the country, especially the president, para makagawa siya ng tama. Amen. Hallelujah. Praise God. At marami po sa atin dito sinusumpa ang ating bansa. Kaya yung iba gustong pumunta sa ibang bansa para manirahan. Kaya lang ang masakit, hindi po naging pabor sa kanila ang paglisan nila sa bansang Pilipinas. Marami po sa mga Pilipino, hindi naman po lahat, ang umuwi din pong luhaan. At sila po ay nanirahan na ngayon sa ating bayan. Kaya nga po yung mga nanirahang muli sa Pilipinas, ipanalangin ninyo ang bansa upang umunlad. Sana nga po ngayong 2022 ay magkaroon tayo ng matinong pangulo. Hindi pangulong naninira ng bansa, kundi pangulong bubuuin muli ang bansa natin.
Katulad po ng naririnig natin, leaders must call for unity, a unifying precedent for peace and prosperity of the nation of the Philippines. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tandaan natin mga kapatid na dapat lang ipanalangin natin ang bansa natin upang umunlad tayo kasama ng ating bayan. Si Jabez po, ipinanalangin niya ang kanyang bayan, ang kanyang lugar upang pagpalain. Sabi niya, enlarge my territory. Tandaan po ninyo, huwag po kayong manatili dyan sa lugar ninyong yan. Amen. Huwag kayong manatili sa kalagayan ng kalugamian. Huwag kayong manatili sa kalagayan ng kahirapan. Lumapit tayo sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Yumuko tayo sa Panginoon. Let us kneel before the Lord. Let us barak before the Lord so that blessing will come forth. At ipanalangin natin to enlarge our territory. Enlarge our place of our habitation. Palakihin mo ang lupang aking tinitirhan. Padamihin mo ang aking mga lupa, Panginoon. Marami po kasi sa atin may mga false humility na ayaw manghingi ng tirahang maganda sa Diyos. Tandaan po natin, hindi po tayo pinagbabawalan ng Diyos na manghingi ng magandang tahanan, magandang kwarto, magandang bahay, malawak na lupa, lupain. Ito po yung panalangin ni Jabez, that you may enlarge my territory. Hallelujah. At anong po ang pangatlong kanyang panalangin? Let your hand be with me. Hallelujah. Ibig sabihin, Lord, hawakan mo ko sa lahat ng oras. It is very important to understand that the hands of the Lord must be holding us. Importante na hawak tayo ng Diyos. Hallelujah. Importante yan, mga kapatid. Tandaan po ninyo, ito po ang panalangin ni Jabez na, Panginoon, lagi mo kong hawakan. Hallelujah. Praise the Lord. Ikaw, sino ba ang humahawak sa iyo? Kanino ka ba nakahawak? Kanino ka ba nakakapit? Dapat nakakapit ka sa kamay ng Diyos upang ikaw ay pagpalain, ikaw ay ingatan, upang ikaw ay protektahan sa lahat ng oras. Kahit may Omicron, pagpapalain pa rin tayo ng Panginoon at iingatan. Ang aking mga anak, tapos na sa Omicron. Naranasan na po nila yun. Amen. Subalit ano nangyari sa kanila, pinagaling pa rin sila ng Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong bibitiw sa kamay ng Diyos. Kahit ano ang mangyari, huwag mong bibitiwan ang kamay ng Diyos. At ang panalangin po ni Jabez, ang sabi niya, keep me from harm so that I will be free from pain. Hallelujah. We are living in a dangerous world and we are not exempted to experience the valley of the shadow of death. But we are blessed to pass by that valley because God is with us. Tandaan po ninyo, kahit tayo dumaan sa anino ng lambak ng kamatayan, pagka ang kamay ng Diyos ay hawak tayo, tayo po ay nasa mabuting kamay. Jabez asked the Lord to save him from harm because he knew no one is exempted. And what happened? God granted his request. We are in the last days and God wants to rewrite our life story. Don't live in misery. Tandaan po ninyo, kaya pong baguhin ng Diyos ang iyong buhay. Kung ang buhay mo ay lugami, lugmok at puno ng kahirapan, kayang baguhin ng Diyos iyan. Lumapit ka sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo, tandaan mo, babaguhin ng Diyos ang istorya ng iyong buhay because He is the writer of our story. God is ready to bless you and me. He is ready to enlarge your territory and my territory. Truly, there is a territorial blessing to all of us. Hallelujah. The spirit of Micron was revealed by God today. A spirit resurrecting age-old grievances and wounds in the hopes of triggering people to pick up their weapons and resume their ancestors' quarrels against each other. Ito po yung layunin ng espiritu ng Omicron. Ang pag-away-awayin ang lahi, no? Katulad po ng ginagawa po ng paghalungkat sa 35 years old na sama ng loob ng ilang mga tao sa mga Marcos. Dinediretso ko na po yan. Kasi po ito po yung type po talaga na isang age-old grievance. Kailangan po nating mag-move on. Amen. Dahil hindi naman napatunayan sa mga korte ang mga binibintang ng marami sa atin. Hindi po ako namumulitika. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang spirit of Omicron.
kailangan pong i-reveal ito ng Diyos sa atin. Kasi ang espiritu ng Omicron ay gusto niyang i-resurrect ang mga lumang sama ng loob ng lahi ng bansa natin. Kaya nga may kahirapan sa lahi dahil sa pagkakabahabahagi natin. Today, let us unite our family and pray that the Lord will send forth His blessing to all of us, to our territory. Ipanalangin natin ng Diyos na tayo po ay pagkaisahin. Let us live in unity and happiness and blessing sa ating Diyos na buhay. God is ready to bless your home. Sa mga nanonood at nakikinig, handa ang Diyos sa pagpalain ng iyong pamilya, pagpalain ng iyong lahi, palawakin ang iyong teritoryo, ang lupaing iyong tinitirhan. Siya po ay handang pagpalain ang gawa ng iyong mga kamay. Handa siyang pagalingin ang iyong karamdaman at handa siyang bigyan ka ng bagong tahanan. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus told His disciple in Matthew 7 verse 7, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you." Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga po si Jabez, alam niya ang kanyang ginawa. Nanalangin siya sa Diyos, lumapit siya, humingi siya ng tulong. At anong ginawa ng Lord? Sinagot ng Lord ang kanyang panalangin. Today, if you want to be blessed, pray like Jabez. Call upon the name of God of Israel. Turn from your old life and give your life to Jesus so that He can rewrite your life story. Isang magandang araw po ng Linggo sa lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos. Dalangin ko na pagpalain ng Diyos ang gawa ng inyong mga kamay. Pagpalain ng Diyos ang inyong lahi. Lumawak nawa ang inyong mga lupain. At ingatan kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pag-iingat sa inyo. Sa pamamagitan ng Kanyang proteksyon na ibinibigay ng Kanyang mga kamay. Tayo po'y manalangin. Amang banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito dahil in-expose mo sa amin ang espiritu ng Omicron. Isang espiritong nagbabahabahagi sa lahi, sa pamilya, sa angkan, upang mag-away-away at magsiraan upang hindi sila pagpalain. Ama, sa araw na ito, pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami sa revelasyong iyan. Sa pangalan ni Jesus, tinatalian ko ang espiritu ng Omicron sa bansang Pilipinas at sa buong sanlibutan. At pinapalaya namin ang kapahingahan, ang kapayapaan, ang kaunlaran, lalong-lalo na po sa bansang Pilipinas. Dalangin ko, O Lord, sa lahat ng mga nanunod na kikinig, I am asking you to release the blessing to every one of us here in this place. Sa lahat ng nanunod at nakikinig, sa aking pamilya, sa pamilya ng lahat ng nanonood at nakikinig, Panginoon, i-bless mo ang gawa ng aming mga kamay. Pagpalain mo ang aming lahi, O Lord God. Pagpalain mo ang mga tinitirhan namin. Pagpalain mo at palawakin mo ang lupaing aming tinitiran. At ingatan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong mga kamay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa araw nito. Dalangin namin ang Israel. We pray for the peace of Jerusalem. At sa araw na ito ng Linggo, gusto kong hiramin ang panalangin ni Jabez sa iyo, aming Diyos, that you may bless us and enlarge our territory. Let your hand be with us and keep us from harm so that we will be free from pain. In the name of the Lord Jesus Christ. Pagpalain mo lahat ng member ng Christ of All Ages, ang God will provide church ni Pastor Job Tullios at ang church ni Fred Merihilla. Pagpalain mo, Lord, ang mga nanonood at nakikinig. Pagpalain mo ang kanilang buhay, that you may bless them and enlarge our territory and bless the work of our hands. We thank you and we praise you, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Dinadakila ka namin, sinasamba ka namin, niluwalhati ka namin. Dalangin namin ang liwanag ng Panginoong Jesus ay magningning sa buhay namin. Mahabag ka lagi sa amin at bigyan niyo kami ng tunay na kapayapaan at protektahan mo at ingatan mo ang aming sambahayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang umaga po ng Linggo sa lahat. To God be the glory and God bless you. Purihin ang Panginoon. Keep safe and preach the good news to your friends, even to your enemy. Thank you and to God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord.